Maraming maraming salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap po, hindi lang sa akin, kundi sa buong ng Butong ng Pasig. Maraming maraming salamat po. Mula nung una pong pangipunta dito ni Kong Roman, napakainit na po ng pagtanggap ninyo sa amin. Talagang nakapagpataba po ng puso. Pero kung matatandaan po natin nung nakaraan, marami po sa atin ay medyo mainit man ang pagtanggap sa amin ni Kong, ay medyo kinakabahan. Totoo po ba yun? Hindi, yung una po akong sa kantong yan. Naalala ko pa po noong 2018. Naglalakad po ako rito noon. Hindi ko lang, baka hindi na po matandaan ng iba. Meron pong humarang sa akin isang lolo. Sabi niya po sa akin, Biko! Yung nakausap ko dito? Palitan ko na lang yung kwento ko. Hindi po. Yung humarang sa akin na lolo po dyan, sabi niya sa akin, Biko! Pasigaw pa yung sabi niya, Biko! Sabi niya sa akin. Sabi ko, ano po, lo? Sabi niya, Biko, gusto ko naman sa'yo. Pero baka naman pag ikaw ang maupo, mawalan ng scholarship yung apo ko. Sabi niya sa akin na gano'n. Alam po natin, maraming nagtanong sa akin noon, noong 2019. At hindi lang yun. Meron po mga iba, bubulong o sisigaw, nakatungaw sa bintana, Biko, Roman! Sabi, ano po, ba't ayaw niyo pong lumabas? Eh, natatakot po kami, baka mapicturan kaming kasama ninyo. Eh, bakit naman? Eh, kasi daw, pag napicturan daw na kasama kami, baka daw mawalan ng trabaho yung kamag-anak nilang nasa City Hall. Totoo po ba yun? Alam po natin, totoo yan. At yung sistema at kultura ng takutan, yung sistema at kultura ng takutan sa ating lokal na Napapanood niyo ba pagkamalian? Napapanood niyo po si Papa? Step up! Si Winnie yun eh. Itinawagan ko na po yung tatay ko. Ay ko pa! Ubi ko, napatawag ka kanya. Ay ko pa, nag-desisyon na ako. O anong desisyon yan, nak? Pa, tutuloy ako. Tatakbo ko para mayor. Alam niyo po kung ano sabi sa akin ng tatay ko? Hindi ko po makakalimutan. Pinayuhan niya po ako. Hindi ko po makakalimutan ang sinabi sa akin ng tatay ko yung sinabi ko na sa kanya na tatakbo ko para mayor. Ito po ang sabi sa akin ng tatay ko. Pati yung aso na ano kay mayor po, eh. Hindi po siya nakapagsalita. Alam niyo, noong una po, talagang kinakabahan din yung mga magulang ko. Narinig niyo naman po yung kwento ni Sir Dodot. Alam niyo po yung mga nangyari noon. Alam niyo po yung kwento po nila at naging buo ang suporta nila. Yung pagbabago po na hinahangad natin, yung sinimulan natin ipaglaban, at hanggang ngayon pinaglalaban po natin, hindi po pagbabago na mababaw lang. Ayaw po natin na nagbago lang yung pangalan ng mayor, pero yung sistema, ganun pa rin. Tunay na pagbabago ang hangad natin. Yung takutan, yung palakasan system, na kailangan may padrino ka bago makakuha ng tulong mula sa gobyerno. Yung nabanggit kanina, yung pamaskuhan doon, siguro patutuo po yan sa ginagawa nating pagbabago sa ating lungsod. Sino po ba sa inyo nakatanggap ng pamaskuhan doon natin? Halos lahat po sa atin nakatanggap. Bakit po? Lahat po. Pasensya na po. Nagkano doon. Hindi galit. Sabi po, halos lahat daw. Ate po, pag malakas ka sa nakaupo, makakatanggap ka. Pero pag nakaaway ka o hindi ka masyado type,
Pinalitan natin yung ginawa natin. Nagbahay-bahay tayo. Pag malakas ka sa mayor, siyempre meron ka. Pag kaibigan ka ng mayor, meron ka pa rin. Pero kahit na naka-out, kung sino lang ang bibigyan. Kahit po mga bata, nagbabayad ng buwis. Hindi nila alam, pero bumili lang sila ng RC sa kanto. Nakapaloob na po yung buwis doon. Kaya bawat isa sa atin dito may ambag. Meron po tayong contribution sa Jesus. May ganun po ano sa atin. Pero ba't hindi tayo nagpakuha sa tukso? At ba't patuloy nating nilinis ang ating pamahalaan? Ba't nating binuksan? Dagdagay pa tayo ng mga non-government organization observer. Ginawa pa nating Facebook Live ang ating bidding. Ba't po natin ginawa yun? Ba't hindi tayo nagpakuha sa tukso? Dahil sa akin po, okay lang may magalit. Okay lang may dati yung kaibigan na magalit na sa akin ngayon. Okay lang po yun. Basta kaya kong kumarap sa Diyos at sa taong bayan na malinis ang konsensya. At dahil po sa pagbabago na pinakilala natin dito sa bidding natin, sa procurement, binuksan natin ang pamahalaan, ginawa natin mas transparent, nagpakilala tayo ng mga mekanismo para mabantayan ng taong bayan ng pondo sa pamamagitan ng iba't ibang organisasyon na hindi pang gobyerno, nagbubunga na po at ang laki ng natitipid ng ating pamahalaan. Ang daming tao, guys. Hanggang Amerika, binibigyan ng parangal anti-corruption champion. Kaya kailangan po, kung gusto natin ang tuloy-tuloy na pagiging ng progreso o progresibo ng ating lungsod, itulungan po natin at suportahan natin si Mayor Bico. Ang mga nagbibigay ng fake news sa inyo, turuan nyo ng leksyon, huwag nyo silang iboboto. Tama? Okay, ngayon, baka mamaya si Mayor Bico iboto nyo, makalit natin. Kung ano ang magagawa po natin kung tayo magsasama-sama. Ngayon, meron pong mga lumalabas na nagsasalita, gumagawa po ng mga kwento, mga fake news. Yung mga magagandang tinutulak at ginagawa na ginagambanan ni Mayor Bico na mga pahakon niyang ginagawa niya ngayon sa loob ng ating pamahalaan, binibigyan pa ng mga kasiraan at mga kasinungalingan. Siguro meron na kayo naririnig ng iba na nagkatalumpati pa. Basta ikaw ay residente ng ating lungsod ng Pasig, pagsisilbihin ka at mamahalin ka ng inyong pamahalaan. Walang malakas. Kayo, boses ninyo ay importante. Ngayon, nagkakaroon tayo ng pagkakataon magharap-harap. Pero pagkatapos ng eleksyon, meron pa ba kayong nararamdamang ugnayan? Wala na, di ba? Pero yung mas importante na magkaroon tayo ng dialogo at usapan pagkatapos ng eleksyon para makausap ninyo ang mga taong binoto ninyo at ilagay ninyo sa pwesto. Kaya ang pangako ko, ibababa natin ang council para makausap ninyo. Maramdaman ninyo na may gobyernong makikinig at kakalinga sa mga problema ninyo. Yan ang pangako natin. Pwede natin mula. Ang problema ninyo mula po sa ating mga... Vice Mayor Dodot Jawaisi! Magandang tanghali po sa inyong lahat.
Sinanay ngayon ang Mikey ko. Maraming maraming salamat po sa napakainit yung pagtanggap sa buong meeting ng Pasig. Okay lang, Nay. Pahinga muna kayo. Pandali lang ito. Baka mga waiting tinigilin nyo. Oh, salamat po, Nay. Upo muna kayo. Pahinga muna kayo sa kalit. Sandali lang to. Alam kong mainit ang panahon ngayon, pero ako po'y talagang nagagalak at natutuwa na nakita-kita tayong buli. Matagal na nga po na panahon na tayo'y hindi nagsama-sama. Sabi nga ng ating host kanina na ako po ang inyong dating congressman. Diba? Naalala niyo ba ako? Alam niyo, noon pa man din. Iba ang panahon noon talaga. Diba? Napakalayo na ang ating narating. Simula nung panahon ng araw, lumaban ako ngayon noon, 2007, dahil gusto po natin magkita ang isang pagbabago sa ating lungsod. Pero hindi po nangyari. Ngayon, noong 2019, binoto niyo si Mayor Vico, binigyan niyo ng isang landslide dito sa inyong lugar. Kaya palapakan niyo yun ang mga sarili. Mahal niyo ba si Mayor Vico? Kung mahal mo si Mayor Vico, bigyan mo siya ng Vice Mayor na kakampi niya. At bigyan niyo rin siya ng mga konsehal na ipaglalaban siya. Dahil kami, kung kami magsasama-sama, malayo po ang mararating ng ating mahal na lungsod ng Pasig. Maniwala po kayo. Sabi ko nga, nung araw, 3.5 billion pesos lang. Nung ako'y tumakbong mayor, nung 3.5 billion pesos lang ang kayamanan ng ating lungsod. Akala ko mayaman na yung lungsod nun. Pero ngayon, alam niyo kung magkano na ang income ng Pasig? 13.7 billion. Sa palakpahan mo natin, Konsehala Angelo! Talaga! Magandang magandang tanghali ho sa inyo lahat! Tirik na tirik ang araw, pero mas mainit ang pagtanggap niyo sa amin. Magandang magandang hapon ho sa inyong lahat. Andito po ako, alam ko naman po kalahati na ng pagkatao ko ay kilala niyo na bilang artista, tama po ba? Pero ako po ngayon ay nag-a-apply sa inyong lahat bilang maging konsehal ng bayan. Tanggap na ako! Okay, pwede na ako upo! Pero ngayong hapon pong to, alam ko naman po na para makilala niyo po ako dahil ngayon niyo lang naman po ako makikita at tumatakbo sa politika. Pero para makilala niyo po ako ng buong buo, gusto kong makilala niyo ako sa mga prinsipyo ko sa buhay. Pwede po ba yon? Kasi naniniwala ako na prinsipyo pa lang ng isang tao sa buhay. Yung kahirapan ho sa politika. Dati-dati ho, pag nagpapameeting ho kami dito, kasama ho sila Kuya Benerpa, ang grupo ho nila Press Mike, hirap-hirap na ho kami makipag-meeting ho dito dahil ho natatakot ho tayo. Ngayon ho, malayang malaya na ho pinagbuhatan, palakpakan naman natin yan. At nakita ho natin, whether kakampi o kalaban ho ni Mayor Vico, binibigyan ho ng pamaskong handog. Yan ho ang kailangan ho nating leadership. Leadership na wala hong kinikilingan. Whether kakampi, whether kalaban, binibigyan ho ng tulong at serbisyo. Ang pangalawa hong kahirapang nakita ho natin dito sa pinagbuhatan ay yung kahirapan sa karunungan. Kitang-kita ho natin dyan. Sa mga nag-aaral ho, katulad ho ng kailangan ho nating tugunan ho dito. Na nakikita ho nating natutugunan ho ni Mayor Vico Soto. Ito rin ho yung dahilan kung bakit ho ako tumitindig ho sa inyo sa akin. Ang tatay ko ho ay si Kapitan Chris Cruz, yung pinakamatagal na nanilbihan hong barangay chairman sa barangay Manggahan. Gusto ko, baka usap ko kayo at baka usap niyo ako para magkatulungan tayo. Bukas lagi ang aking pinto para sa inyong lahat, okay? Sa darating na eleksyon, pumili tayo ng tama, bumoto tayo ng tama. Narito po kami, mga giting ng Pasig. Alam nyo, napakagayit at talagang maaasahan, may talino. Ha? Walang iba kundi si Vice Mayor Dodot Joe Westy. Palapahan namin. Yan. Maraming salamat sa inyong pagpunta rito. No? Ako po yung isang civil engineer, licensed real estate operation, dating barangay captain.
Naging barangay captain ako at the age of 26. Naging presidente ko ng mga barangay at the age of 26. Pero hindi rito sa... Pag-aari na po kayo ni Rani Mayor. Promise na mamaya makakapag-picture po kayong lahat. Ayan po ano. Pag-aari lang po natin mga kaibigan. Palakaw po natin Mayor Diva Santa! Sige mamaya makakapag-picture kayo. Promise po yan. Balik po muna tayo sa kaibigan. Ayan, tayo po muna kayo sa kastoro. Maraming po lang kasi sa inyo. O, ayan. Idudunin na po natin ang nagsisipi ng head ng Office of Justice Edition. Ang saving buhay, palakahan po natin, hindi lang kasi, at si Engineer Bumay Agustin! I love you all. Ganun muna. Ganun. Wow! Isang ganda ka rin. Noong 2019, ang sigaw namin, iba naman. Ha? Ngayon, ang sigaw namin, iba na ngayon. Marami ho kami nakakausap po dito. Sinasabi sa amin, Vico, Roman, bakit ganon? Meron kami mga drainage dito. Pero bakit ang tagal ng baha dito sa looban? Ang na-discovery po namin, dito pala sa nagpayong, may mga drainage. Pero wala naman palang outfall. Ang tubig umiikot lang. Kaya yun po yung isang rason bakit meron tayong bagong electro. Ikakabit na po natin doon yung mga dito. Pero, pagdating ng halalan po, napakalaking boto po ang binigay po ninyo sa amin ni Mayor Vico. Kaya napatunayan po dito sa pinagbuhatan, dito sa nagpayong, matatalino po ang kapwa pasigenyo po namin. Gusto ko lang po mamanggit, noong unang beses na umiikot po kami dito, bagamat hindi po kami makapag-meeting ng ganito, nakakapag-meeting po kami sa mga tuktok ng bahay. Doon po kami iniimbitahan. Tapos may mga aakit po para makinig sa amin ni Mayor Vico noon. Alam po ninyo, dahil po ito marami kaming natutunan, marami kaming narinig na mahinaing ng mga Pasigenyo. At alam naman natin, kahit na dumaan itong pandemya na ito, ay sinigurado namin yung mga commitment sa panahon na yun ay magagawa ni Mayor Vico. Unang araw po, dito po kami nag-focus. Noong unang araw ng kampanya, noong huling halalan. Noong pumunta po kami sa May Kenneth po naganap yun, napakarami po ang sumalubong po sa amin at nakinig sa amin. Kaya alam po namin na dito sa nagpayong, dito sa pinagbuhatan, ang mga Pasigenyo po pinahahalagahan ang dignidad nila at ang pamumuhay nila at ang gusto po nila. At tulad nila, mabubuting tao rin ang manungkulan para sa kanila. Noong panahon po na yun, may nagsabi po sa amin. Kaya lang naman maraming taong pumunta. Ay, nagbiti niya sa atin po. Halika po kayo, mayroon po sa mga pwesto, mga atya, mga kuya. Ako nung na lang, Mike. Matulog na lang po, para po ating, para po yung masimula na po natin. Masimula na po tayo. Para po yung pag-iintay po natin, ay mapakinggan na natin ang mga... Magandang-maganda po sa ating lahat. Magandang-magandang umaga po. Unang-una po, maraming salamat po sa pagkakataon po na makabisita po dito sa lugar po ninyo. Alam po nating lahat na excited po tayo na magkakasama tayo. Ang totoo po niyan, galing po kami sa May Kenneth kanina. Sabi nga ni Mayor Vico, bilisan na natin, punta rin po tayo dahil marami na...
Ang dami-daming tao, guys. Grabe. Gustong-gusto nila si... Ay, siyempre. Dito sa pinagbuhat ang paksi. Salamat. Paalis na sila, guys.